Ano nga ba ang mga senyales na may kabit si partner? Ito na nga po ang inyong maraming mga kasagutan, mga kapatid, ha? Sa oras nating 12:41. Sabi ni Janice Dagami, yung hindi mabitaw-bitawan nga ang cellphone tapos papalitan ng panglalaking pangalan yung pangalan ng kabit. Napakaluma ng style. Ayan, si Ronald Tumbaga naman, sabi niya ay senyales na may kabit si partner kapag ka nagiging manipulator na o manipulador. Ayan, kapag ka madaling maging negatibo kahit sa mga maliliit na mga usapan lang. Kapag mas madali na magalit at naglilihim na sa kahit maliit na mga bagay-bagay at bagay-bagay sa bahay at sa buhay. Abay, parang hindi mo na siya makilala, no? Ayan, mula po ito sa West Bahak-Bahak sa Olongapo City, si Ronald Tumbaga. Maraming salamat. Yung iba ang basa dyan, bajak-bajak eh, no? Bahak-bahak po yan sa Olongapo City. Ayan. Si Raven Raja, sabi niya kapag ka nagpo at opo na siya sa'yo. Kinalaman kapag ka nagpo at opo sa'yo yung partner mo, may kabit na siya. O, ibig sabihin, nagkakamali. O, nagkakamali na dahil merong kausap sa ibang chat na nagpapacute. Kumain ka na po. Ganun pala yun. Si Verge Cruz Medina, sabi niya, masarap yan. Pakbit sa tag-ulan. Ngik! Princess Ayanko, sabi niya, pagka hindi ka na... pagka hindi ka na pinakikialaman. Oh, yun. Meron ng kabit yan, sabi niya. Pero iba yung sinabi, hindi pinakikialaman, kinakalikot. Ewan ko sa'yo, ha, Princess Maria. Si Sarah Gonzalez, sabi niya, kapag wala sa kamay niya o bulsa niya yung kanyang cellphone tapos biglang tumunog, magiging aburido siya na hindi mapakali dahil baka si kabit ang nag-text. At ikaw ang maka-witness! Uy, ang daming ganyan, ha? So, yung kalmadong-kalmado, tapos nag-ring. Uy, sino yan? Sino yan? Nasaan yung cellphone? Nasaan yung cellphone? Oh! Yung cellphone! Naaaburido! Akin na. Baka si pare yan. Oh, baka si kumpare. Ayan, si Flor Delisa Casquero, sabi niya, kapag ka ayaw ipahawak ang cellphone, umaga na umuwi, sabi nag-overtime daw. Pero kapag ka, nung tinawagan mo, kasamahan yung ang sabi, magkakasabay kaming umuwi. Maaga pa nga kaming nag-out sa work. Sabi pa nga niya may dadaanan pa siya. Tapos pag uwi, sasabihin sa'yo, may tinapos pa sa office. Oo, doon pa lang, kabahan ka na. Ayun naman pala, may tinapos pa. Oh, may pininish. Oh, may pininish pa sa office. Si Dina Casaol, sabi niya, basic. Ayun pala yung binasa ni Kuya Lourdes Vera kanina, no? Sinasama hanggang sa CR. Okay, yung cellphone. Cellphone talaga ang nagiging sukatan ng karamihan sa ngayon. Ayan, si Gail Enriquez, sabi niya, kapag ka nagpalit bigla ng password sa cellphone o kaya naman sa mga social media, at kapag ka sa CR, daladala niya nga ito palagi. Oh, ang daming layers ng security. Merong ano-ano ba 'yon? Merong password, merong pattern, tapos merong pang face recognition. Lahat inilagay sa isang cellphone. Okay. Ayan, kapag ka isang taon kanyang pinagdamutan sa higaan, nako, maghinala ka na, sabi ni Arnel Lucena. Yung tinatanggihan ka na, matagal na panahon na, ayaw na talaga. Yun lang, ha? Medyo matindi yan. Sabi naman ni Gail Enriquez, pahabol, kapag kulang na yung iniaabot sa iyong sahod, kasi nga, may kahati ka na. Ayun lang. Okay, sige. Naku, mga kapatid, maraming salamat po, ha, sa inyong maraming mga kasagutan din sa ating love question of the day, na ano nga ba ang senyales na may kabit si partner. Hindi naman po talaga natin maitatanggi, no, na marami naman talaga
ang pwede niyong mapansin. Pero sa panahon ngayon, dahil nga tayo ay nabubuhay na sa kabi-kabila ang social media at yan din talaga ang ating paraan ng communication, ikita niyo yung mga sagot ninyo, di ba? Password sa cellphone kasama sa CR, matutulog na lang nandyan yung cellphone, di ba? Puro cellphone. Pero syempre, meron pa rin yung mga classic na mga pamamaraan. Oo, kaya dapat, hindi naman po dapat bantayan ng ating mga partner dahil kung sino ang atin ay mananatiling atin. Pero kung sino talaga yung mga gustong kumawala, gagawa at gagawa ng paraan yan. Okay, pero ang pinakamabisa pa rin na pangontra para hindi magkaroon ng kabit si partner ay yung tamang timpla ng romansa, di ba? At tamang timpla pa rin ng respeto at pagmamahal sa isa't isa. Kahit pa nga busy kayo na maghanap buhay para sa pamilya. O, kailangan nandyan pa rin ang kasuitan sa isa't isa, di ba? Kasi kung forever, kung lagi ka namang nandyan, constant naman ang presence mo sa partner mo, hindi ka masyado suplada, hindi ka masyado ma-excuse na busy ako, dami kong ginagawa, pagod ako, ganyan. O, nandyan ka sa mga oras na kailangan kanya, hindi maghahanap ng kabit, hindi maghahanap ng iba. Yang si partner, kahit na ang gagwapo pa o ang gaganda pa ng ipwesto mo sa harap niyan, hindi papatulyan dahil nandyan ka. Aww. Ganoon yun.